ito na po yung pang Shanghai. Bali, ang Ricardo po neto is ito yung carrots, may ano, bawang, and then sibuyas, then pinalambot na po itong karne. Kaya mamaya-maya pag malamig na po ito, ibabalot na ng aking nanay sa lumpia wrapper. Ito po yung soup number 5 ng aking tatay, sinigang. Ngayon lang po magme-merenda yung aking nanay. Alas 5 na. Ito yung inihaw ng mga kapatid ko kanina. May ano ba to? May tilapia, ang dami. May bangus, tsaka hito. Yan po, magse-celebrate po sila kasi bukas birthday ng aking kapatid. And then, matatapos na rin po yung kanyang bakasyon. Babalik na po siya sa Taiwan. Wala na po akong gagawin sa loob ng bahay namin. Ngayon naman, magdidiling po ako. Tayo na po at magdilig. O Aya, magdilig kaya. Magdiligin po natin si Aya. Aya, o, magdilig ka muna ya. Pagdilig na po kami ni Aya. Ito lang naman po yung aking simpleng halaman. Tignan nyo po yung sili ko dyan, no? Namula na po sila. Pero hindi ko pa siya kinukuha kasi may sili pa po ako dun, eh. Kaya dyan lang po siya. Ganito po yung ganap kapag hapon na. Labas na po si Aya. Maganda po ang panahon ngayon. Sana magkabunga tong mangga na to, hindi siya mawala. Yung ano niya, bulaklak. Dati itong manggang to, maraming bunga. Magsasawa ka. Pero ngayon, wala na po talaga. Relax, relax muna kami. Duyan-duyan. Insekto sa may likod mo? Ha? Huwag ka dyan! Dyan ka na! Ito! Dito! Aya! Maumpog yung ulo mo dyan sa may taas! Huwag dito, Tan! Tatamaan kami! Gumagawa na po sila ayat nanay ko ng Shanghai. Lumpiang Shanghai. Si Aya po yung taga-hiwalay po ng ganito, oh. Yung wrapper niya. Yan, babalo po ang ating nanay. Hindi pa pala. Nagtatanggal pa pa sila ng ano. Pinaghihiwalay pa pala nila. Kala ko nagbabalo na sila.
Ngayon na po yung babas ng nanay ko. Ganyan muna. Ayos din pa. May napinubos natin kasi ng mga tulungang bata. Lagyan ko lang po ng pandigli. Yun na yung finish planner. Ready to pay ko na. Okay. Nakaisa na. 1 point. 2 point. Yung aso yung naririnig eh. Nakaready na po yung kawali na may mantika. Yan po yung gagamitin sa pansit, mga sahog niya. Yan po yung pork and then yung pansit. Unang ginawa ng nanay ko dyan, niluto muna yung squid balls. Hinati siya para dumami. Kasi yung gagawin nilang pansit is isa't kalahating kilo. Niluto lang po siya ng konti. Tapos, sinunod na po yung bawang sibuyas naman na ginisa. Hindi, yan naman po yung karning baboy. Maingay po kasi kaya alam nyo na. Papalambutin pa po yan ng konti. Yan po yung panglahok sa pansit. And then yan na, nilagyan na ng nanay ko ng tubig para lalong lumambot yung karni at mapabilis. Diyan po kami nagluto ng nanay ko kanina sa may silong ng mangga. Ang init po. Tingnan niyo po yung kalangitan. Pero pinili po namin banda dyan. Yung walang masyadong araw. Yan po yung lutuan namin. Yan po yung tangking maliit. Hinati lang po. Tapos ginawang ganyan. Yan na. Nilagay na po yung mga gulay. Beans. Repolyo. Tapos yung carrots. Yan lang po yung mga gulay-gulay ng pampansit ng aking nanay para sa birthday ng aking kapatid. And then, hiniwalay po ng nanay ko yung vegetables ng pansit para hindi po siya malamog. Umusok-usok pa talaga. Yan naman po yung bihon. Ganyan po yung ginagawa ng nanay ko sa pansit. Tinatanggal po yung mga gulay. Yan naman po yung kanton na isa. Naglagay din ang nanay ko. Halo-halo. Salitan kami dyan ng nanay kong nagahalo. Kasi mainit po. Sa may paagawa po ng apoy. Nandyan din yung asawa ng aking kapatid, tumutulong din. Yan, at tinanggal na sa may lutuan at nilagay na yung mga gulay. Diyan na hahaluin ng aking nanay. Ganyan po yung kanilang version ng pagluluto ng pansit. Kapag luto na po yung bihon tsaka yung kanton, tsaka palang ihahalo ng nanay ko yung mga ingredients po ng pansit. Yan po yung version ng pagluluto ng pansit ng nanay ko.
At yung lasa ng pansit, gustong-gusto po ni Aya. Saktong-sakto po yung timpla niya. Napaka-simpleng ano lang po yung pansit. Yung iba, alam ko may ano pa yan eh, hipon. Or nakikita ko sa mga pinag-orderan, may ano pa, ano ba to, yung pusit. Meron din pusit sa ibabaw. Ito na po yung Shanghai. Yung piang Shanghai. Ito na po yung naprito. Ang Shanghai ni Aling Tilsa. Ito naman po yung fried chicken. Ito na po yung mga lumpiang Shanghai. Naglalagay na po ang aking nanay sa pamigay-migay sa kapitbahay. Hindi na ako kumain kila nanay ko kasi si Aya, busy po siya. So, ito po yung pansit na binigay sa akin ni nanay ko. And then, chicken. And then, ito po yung Shanghai. Maya-maya po namin kakainin po ni Aya kasi busy po siya. Yan po yung pinagkakaabalahan po ng aking anak. Pagkagising niya po ng 2:45, yan na po yung ginagawa niya. And then, bago matulog po kanina, after po ng lunch po namin, yan na po yung ginagawa niya. Tingnan po natin. Kapatingin mga din-drawing mo yan. May ginagaya po siya. Kaya sandali anak, patingin daw yung babae. Sino yun mga yan niya? Sino yun mga yan? Sino yun mga yan?